We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ooh, what's up? Zop, zop. Welcome back, Vibe Nation, sa aking mundo. Kung hindi ka pa nakaka-like at hindi ka pa nakaka-subscribe, bakit hindi? Subscribe mo na yan. Yan! Salamat sa iyo kaibigan and sana Vibe Nation. Bago natin simulan ang ating agenda na may maganda ang gising mo, na may maganda ang tulog mo, at okay ka lang. Kasi ako, goods ako. At na may goods ka din syempre. And ang ating agenda for today ay what I got myself for Christmas 2021. Ito yung mga binili ko para sa sarili ko. Syempre hindi lang naman tayo magbibigay, para sa pamilya natin, sa jowa natin, kay Lovey. Syempre, spoil din natin yung sarili natin dahil sa buong taon na tong 2021 ay masasabi kong hardworking naman ako kahit papano. Itong mga bagay naman na binili ko para sa akin ay magagamit ko talaga. Hindi lang ako bumili na para lang luho, ganyan. Para ano din siya, double purpose na din siya, luho na din siya, tapos magagamit ko na din. Syempre, alam niyo na kung saan. Sa photography. Ang unang nabili ko para sa sarili ko ay... takpan na ako. Yan, ito yung nabili ko. Unang nabili ko. Hindi pala siya unang nabili. Basta, hindi ko na alam kung ano yung mas nauna sa kanilang dalawa. Ito ay National Geographic na camera bag. Yan, nakikita niya dyan. Yan. And, nakalimutan ko yung pinakantatak niya pero lalabas siya dyan. Yan, lalabas siya dyan kung ano man tawag dito. Bakit ko siya binili? Binili ko siya dahil yung mga ginagamit kong camera bag ay sobrang laki. Kung hindi naman sobrang laki, sobrang liit. Papakita ko sa inyo yung dati kong bag. Ito yung una sa mga ginagamit ko. Itong Low Pro na camera bag. Sobrang laki niya yan. Buksan natin. Yan, meron dito. Tapos meron din dito sa loob. Sige, pakita ko natin yung 5 inch. Bali kay Papa talaga to, binigay niya lang sa akin kasama yung isang camera na pinahiram niya sa akin. Yan, bali ganito yung laman niya. Yan, ang dumi-dumi na. Kasi hindi ko na siya nalalabahan. Kasi nga, may bago na akong bag syempre. Pero ito, baka magagamit ko pa rin to. Siguro pag masyadong bakbakan talaga yung pupuntahan ko. Ito muna yung gagamitin ko para in case na madumihan, okay lang para sa akin. Kasi yung isa, syempre bago. Alagayin natin yan. And ito, nakakatulong talaga to sa mga big event, lalo pag wedding, yung mga civil wedding. Kasi hindi pa tayo nakakapag-picture sa mga church wedding. Sa mga debut, sa mga birthday. Pag dalawang camera yung gamit ko, ito talaga yung dinadala ko. Yan, ito yun. And thank you Papa sa pagbigay sa akin ito. Kasi kung hindi mo nabigay ito, baka ang dami kong dalang bag, dami kong dalang mga kung ano-ano sa katawan. Yung isa kong camera bag na ginagamit ay ito. Yan. Sa mga unang nakakita sa akin na pumipitik ako sa Wawa, ito yung gamit ko na bag. Kasi maliit siya. And pag isa lang naman yung camera na dadalhin mo, kung pipitik ka lang naman sa mga kung saan-saan, pwede ito yung gamitin mo. Yan. Ganyan siya compact. Sorry madumi kasi... Hindi ko na nalinis to simula na nagkabag ako. Yan, ito yung isa. Wala siyang brand eh. Pero bigay din to sa akin ni Papa. Yan, merong zoom lens dyan na hindi ko na din na ginagamit. Tapos ito. Yan, basta kasi dyan lahat yung mga kakailanganin mo sa panandaliang pitik or panandaliang pagpipicture. And magdako na tayo sa main event natin. Which is itong National Geographic na bag na sobrang gustong gusto ko talaga. Parang biglaan ko lang siya nakita sa Lazada kasi itong mga papakita ko sa inyo ay Lazada finds. Wala akong binili sa Shopee. Pag mga camera equipments talaga, more on sa Lazada ako. Una ipapakita ko sa inyo ay ito. Itong bulsa na to. Bilangan niyo yung bulsa ha. Yan, isa, dalawa, yan. Dito pwede mo ilagay yung mga ayan, mga ballpen mo. Yan, o kaya yung mga ID mo. Tapos dito sa kabila, pwede ka maglagay dito ng battery. Yan, dito. Yan, battery.
at kung ano pa, yung mga mabilisan mong kukunin. Tapos dito naman sa kabila, yan, may packet siya dito. Pwede mong ilagay yung mga tumbler mo dito para pag iinom ka, mabilis mo na lang makuha. Tapos dito, sa kabila, isa pang bulsa. And sa loob na to, ay merong ganito. Ano ba to? Ito ay National Geographic na cover para kapag naulan, pwede mo siya ilagay dyan. Para kapag naulan ng pagmamahal, de joke lang. Pag naulan ng pera, de joke. Pag naulan, yan, pwede mo ilagay dyan. Lagay mo lang dun sa mismong bag mo para hindi siya tuluyang mabasa sa mga hinanakit. De joke lang. Kung ano na sinasabi ko, pagpasensya niya. Bali, apat na yung bulsa niya. And dito naman tayo sa mismong lagay ng camera. Yan dito, wow! Yan, dito, bali nakaayos na siya kasi ginamit ko na to ng ilang beses na din. Yan dito, pwede kayong maglagay ng pagdalawa yung camera mo. Yan, tigisa dyan sa Gidley. Tapos dito, nilalagay ko kadalasan dito kung hindi zoom lens ko na 70-200 na 2.8 ay yung flash ko na Godox. Yan, dito ko nilalagay. Tsaka yung transmitter, dito ko nilalagay. Tapos yung lens ko, tapos yung isa ko pang lens, dito ko nilalagay. Malalim naman siya, yan. Tapos, kung nakikita nyo dun sa may loob, yan, kita nyo dyan sa may taas, may zipper dyan, para kung in case na hindi mo naman siya gagamitin pang camera, pwede mo siyang tanggalin, ato tanggalin mo yan, tapos buksan mo yon. Tapos, pwede ka magpasok ng mga notebook, mga ganon. Yan, dito nakalagay yung National Geographic na logo nila, and metal to, yan. Metal yan. And buksan natin. Wow. Tapos dito makikita nyo may mga ano siya. Decal siya ng National Geographic. Yan. Na logo. Tapos dito buksan natin. Yan. Dito. Malalim siya. Yan. Yan yung sa kalalim. Dito kadalasan nilalagay ko yung mga cord. Yung mga charger ko. Yung mga SD card ko. Dito ko nilalagay. Tapos yung mga power bank ko, tsaka yung shoulder strap ko, tsaka yung belt bag ko, dito ko nilalagay pag hindi ko ginagamit. Nakakailang bulsa na tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Dito meron siyang hidden na bulsa, pero pag sinabi ko sa inyo, hindi na hidden. Yan dito. Yan, lagay kayo dyan dito sa loob. Pwede kayo maglagay ng mga SD card din, mga pera nyo. Yan, dito din sa kabila. Bali, pito na. Yan, and ang last natin ay yung, syempre hindi mawawala to, yung lagay ng laptop. Yan, nilalagay na tayo dyan, soon. Yan. Tapos para may design ng compass dito, ewan ko lang kung kita nyo. Dito sa tabi, pwede kayong maglagay ng tripod nyo. Ilagay nyo dito, ipasok nyo lang yung packet, tapos strap nyo lang dyan. Yan. Kung masyado naman malaki yung tripod nyo, pwede nyo ilagay dito. Dito sa ilalim. Yan, may makikita kayo dyan. Pwede paglagyan ng tripod, tapos higpitan nyo lang. Tapos dito, ito yung strap niya. Meron dyan lagay ng cellphone. Yan, pwede kayo maglagay ng cellphone dyan para pag nag-hiking kayo, hindi kayo pabunot-bunot sa bulsa nyo, kaya dito. Para rekta na dito. Yung cellphone ko na Vivo, V15 Pro, kasya siya dito. Itong bag natin ay may kasama ding ganito. Yan. Ang National Geographic natin. Na ito. Ito pala yung pangalan niya. NGW5070 na medium rucksack. Tapos ang presyo na to ay 2,148. Pero nabili ko siya sa halagang 1,790 na lang kasi mayroon akong mga coins. Kaya kung may coins kayo, ipunin niyo yun para mabawasan yung babayaran nyo dun sa bibilhin nyo. And ang next na binili ko ay ito. Yan, ito yung binili ko na Canon 50mm na 1.8. Bale, ito nagamit ko na din siya sa ilang shoot na din. Yan, papakita ko sa inyo yung shoot namin ni Madge. Yan yung shoot namin ni Madge and kinakita nyo naman na maganda yung quality ng aking mga pictures dahil dito sa
lente na to. Eh, dyan may manual dyan na hindi naman natin binabasa. Tapos, binili ko to sa Santa Delivery PH. Bali, pag bumili kayo, meron kayong ganyan na ma-re-receipt. Yung pangalan nyo, yung date, yung serial number ng lente. Yan, dyan nakalagay yun. And ito din, may makikita kayong ganyan pag bumili kayo sa kanila. And ito ang lente natin. Yan, bali nilagay ko lang siya ulit dito. Yan. Ito yung lens natin. Bali, ito yung lens natin na Canon. Yan. Tapos ito. Yan, tapos yan. Bali, yung filter dito na UV filter para sa protection ng pinakalente mo ay hindi siya kasama. Ito, nabili ko sa underwear. Kung hindi ako nagkakamali sa pagpropronounce. Sa halagang 112, 74 lang siya, pero yung 112 ay yung kasama na din yung shipping. Bali, yung UV filter na nabili ko ay 49mm. Hence, wak naman siya dito sa aking lente. And yan, may autofocus siya tsaka manual focus. Kasi yung dati kong lente na ginagamit ay manual focus siya. Kaya papakita ko sa inyo. Ang lente na to ay Carl Zeiss. Mabigat siya kung ikukumpara mo dito sa Canon natin. Kasi ito ay cinema lens na ang aperture niya ay 1.4. Tapos manual siya. Tapos sobrang smooth ng pagfo-focus niya. Kasi nga, pang cinema talaga. Nahihirapan din ako pag manual, full manual. Pero nasanay din ako. Pero pag mabilisan, kailangan natin naka-autofocus tayo para may mahalagang mga pangyayari. Alam ka namang, pa-stop mo muna yung kliyente mo, tapos wait lang po, focus ko lang, tapos picturean ko. Siyempre hindi, diba? Tapos ito, bumili din ako ng hood nito. Ito yung hood niya. Yan, ilalagay lang natin. Yan, bali ganito yung itsura niya. Pares na siya. Hiwalay kong binili to, parang nasa 100 plus din siguro ata to, pero ilalagay ko naman sa description below yung mga nabili ko. Pag mas mababa yung aperture mo, kanyari 1.4, 1.8, mas madaming pumapasok na ilaw, kaya mas maliwanag, mas sharp yung images na makukuha mo. And ito, nabili ko siya sa halagang 6,193 or 95. Medyo pricey siya, pero ayoko din bumili ng second hand. Mas sure ako sa brand new. Kasi alam kong ako yung unang gagamit. Yun lang naman yung binili ko para sa sarili ko for Christmas this 2021. And sana kayo din, huwag nyong kalimutang spoil yung sarili mo. Siyempre, pag gusto mo yung isang bagay, paghihirapan mo, pagtatrabahuhan mo. Kaya ito yung mga binili ko na pinaghirapan ko talaga at pinag-isipan ko kung bibilihin ko ba talaga. And baka dito ko na din tapusin yung vlog na to, na may nag-enjoy kayo, na may napangiti ko kayo, na may na-inspire kayo sa lahat ng mga vlog na ginagawa ko. Kaya huwag nyo kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe for more C. James Y videos. Hanggang sa muli, it's me, CJ, giving you a C. James vibe. Let's go!